sa akin, ma'am, personally po, sa experience ko with my sealants po, growing up, nandito pa ho yung iba ko sealant sa ipin ko, and I'm 30 years galing old. Galing, kasama mo sa pagtanda. Gusto ko yan. Malakas rin. No? Mm-hmm. Oho, given na magana ako kumain, pero may iba ho natanggal na, which is nasa pangangalaga talaga eh. No? Oho. And oo, sabihin natin natanggal na ho yung sealant ninyo, at least by the age ho, ako, let's assume po sa akin ha, yung iba kong sealant ho, napansin ko, natanggal na siguro mga 3 years ago, 2 years ago. So, kahit matanggal ho siya, by the age po na matanggal yung aking sealant, pick and fissure sealant, maayos na ho sa hygiene ko. I mean, oo, I can stand alone. It's in your system already. Doctors lang ako, ano ba magiging itsura nung ano? Pag ba nag-ano kami, kapag ba, you know, we smiled, kita ba na ano, kita ba na nagpasilan kami? Or is it something na parang, alam mo yun, seamless, na parang, uy, natural tingin na, na parang, di ba obvious to? No po, kasi actually, yung sealant po, nilalagay lang po yun sa mga premolars, from premolars to molars, o yung mga ipin okay na makikita natin lang sa likod. Oho. Makikita nyo, alas yung mga kaya sa Oh, malapit ang malapit. Kasi smaller lang yun, ano, Doc. Hindi pwede dun sa mga ibang knipe. Para hindi nabubutasan. Kasi di ba minsan nasa laki na ng butas mo dito sa may bandang molar. Dahil kakakavity, tapos nilinisin nila yun, di ba? Tapos nalagyan ng pasta. Dami na mga naipo na pero mga ikaw, alo. Doc, kasi since bata ka, meron ka ng sealant eh. Pag na-wear off yung sealant mo, pwede mo ulit lagyan or hindi na talaga? Just parang lagyan ulit ng tapalan, tatapalan ulit. Depende kasi actually case-to-case basis. May mga pasyente kasi na anatomically speaking, malalalim talaga yung grooves and fissures nila. Yung mga, yung nasa ibabaw ng ipin. May mga pasyente kasi na mababaw lang. Kung nakikita ko naman ng pasyente, eh, malalim talaga yung grooves yun at high risk na masira. Po pwede ko lagyan ng kandidato. Pwede ko bang malaman magkano ang sealant? Dalawa kasi yung bata ko dito eh, parang gusto ko nang dalhin sa dentist. Buti na itanong mo yan. Hindi ko alam kapaghanda talaga yun. Thank you so much. Kasi ako really, ay hindi ko talaga alam. Alam ko lang, kailangan ako nagpapalinis din ng ngipin. Ako I'm happy maganda yung ngipin nila at marunong sila ng mag-toothbrush. Ano, ngayon, hindi pa naman bungi. Si Kate magsa-6 years old pero complete pa yung teeth niya. Pero yun nga, ngayon ko lang narinig itong dental sealant na to. Thank you so much, Doc. Can you tell us how much? Per tooth ba yan? Or papaano po ba yan? This is actually per tooth po. Per tooth po ito. Nag-range po ito. Normally po, nasa 600 po per tooth po. Yung parang pasta. Gano'n. Parang halos same price, no? I mean the price. Yes. At saka actually sa sealant, makakaiwas kayo ng mas gastos in the future. Kasi makakaiwas kayo ng pasta or ano mang put ka na lalo. At saka bunot. Kaya pala hashtag preventive dentistry. Hindi maganda nga yun. Kasi syempre as they grow old, ako na ang nanay ko sobrang higpit yan eh. Nanonood nanay ko ngayon. Hindi patulog ng di ka nagsisipilyo. Hindi talaga pwede. Pero pag laki mo na, syempre, di ka naman laging babantayan. I-check na, yan. Mag-check. Pag nag-high school ka, kakakatokin ka ba? Nag-toothbrush ka na ba? Syempre, amoy ng hininga mo. Ganun ako kagab ngayon eh. Kasi nakakalimutan. So, this is really very nice, no? Na for sure, marami tayong viewers, di alam din yung dental. Oo, ako din ngayon ko lang ito narinig. I love it. Akala ko yung mga pusti-pusti. So, iba pala. Iba pala, no? So much to learn, ano? Doc, total, you know, we're talking about dental care, ano? Ano ba yung mga gusto mong, meron ka bang mga gustong mga, you know, friendly reminders from, you know, a friend dentist para sa ating mga kababayan? Kasi tulad nga sabi mo, dental health, para for me, dental health is wealth. Kasi syempre, no? Tama, mahirap. Tama. Mahirap yung, ano yung mahirap kapag gastos mong alagaan yung ngipin eh. Oo. Maraming nagreklamo sa dental. Mahal magpa-dentista. Yes, oo. Pero skincare, ganyan. Pinabayaan ninyo. Oo. Kaya, gusto ko talagang mamulat actually yung mga tao. Na ako doon lang ako gusto ko lang ibigay kay serbisyo na what I promised actually what yung in-note ko na to spread good oral care talaga sa tao
And it's just my sole responsibility na maging aware actually yung mga pasyente ko, magkaroon sila ng options. Wide horizons of options actually para makaiwas din tayo at ma-preserve ako yung kaya kong ma-preserve. Mm-mm. I love it. Nahirap naman mag-toothbrush ng kaharap mo yung ngipin mo eh. Hindi masyado. Diba? Mag-adang adentures ka na. Wala ka nang mag-floss ganun. Din kayo. Flossing, di ba? Kasama totoo. Din yung sa preventive yes. dentistry. Tama ba? Ano una? Flossing, very toothbrush. Mouthwash. Very kasi hindi ho talaga, hindi ho talaga enough ang pag-toothbrush. Kasi pag nagsipilyo, again, ito, babalik na naman tayo din sa pag-toothbrush na to. Sa pag-toothbrush kasi, kaya nga kung mapapansin nyo, halos every month, every other month, may mga bagong innovation of toothbrushes. May 360, sorry, may mga iba-ibang klase. Correct. May mga pa-charcoal, may mga pa-ganon. Kasi trying, yes, kasi trying to, iba-ibang to bristle. Get in between nung ipin na mga mahihirap talagang mahirap talaga mapasok. Masak nga yung toothbrush din. Very, very, opo, in need na mag-floss talaga bago mag-supilyo para ma-dislodge agad yung mga or ma-dislodge yung dumi in between and malinis in action yung ipin sa gilid na hindi naabot ng toothbrush. Kasi kahit sabihin natin nag-sealant kayo at hindi kayo nagpa-floss at hindi nyo na-maintain yun at purang oral hygiene yun. Wala rin. Sisira pa rin. Sisiraan din ang cavity. Mabibigla kayo. Sayang naman. Ba't ganito? Sinunod ko naman kayo. Nagsilant ako from age 6 years old hanggang sa natapos ang eruption ng aking permanent molar. Bakit pasira yung gilid? Bakit biglang sumakit? And then, when I took the radiograph, tanong sa kanila. Bakit nasira sa gilid? Oho. Kasi hindi ho talaga na, hindi ho nalilinis na maiki yung gilid ng ite. Yung wisdom so, tooth, ang hirap abutin, di ba? Oo. Kasi isang dahil dapat nasa age ka na ng wisdom, di ka pa rin wise, no? Oo. Yung pinakadulo, parang ako, floss na lang yung maabot sa pinakadulo. Ako talaga mabusisi ako pinaka, sa ganyan. Pinakadulo. Pag kumpleto na yung wisdom tooth mo. What about yung ano, uso kasi sa mga Americans, if you see them in movies, no, when they toothbrush, nagsispit lang sila without even gargling water. Sa atin ba, importante na ganun din tayo para at least ma-retain yung fluoride dun sa ating mga ngipin? Kasi diba, Americans do it eh, na parang they just spit it out, tapos hindi na sila nag-gargle ng water para at least yung fluoride daw nakastay dun sa kanilang mga ngipin. Do you also recommend that to your patients, though? Actually, this is very crucial, especially with young patients, lalo na kung developing pa lang yung ipin, mga age, under age 8 years old, 6 years old and below, kailangan ispit totally yung fluoride. Kasi pag naswallow nila to, it may lead to a serious problem na tinatawag natin na fluorosis or yung overdosage ng fluoride. Fluoride. Na imbes na nare-reverse yung effect ng fluoride na imbes na pa-protection at mapatigas yung protective layer ng ipin, ng enamel, eh napapalambot nito. Oh. Buti na itanong mo yan. Magkaalaman tayo.